Good day mga kalodi, sama niyo ako ngayon sa bagong episode ng Binsoy Aqua World. So yan mga kalodi, kung gusto niyo mag-order ng mga quality din na isda from Toril, ipin nyo lang itong nasa screen ko. Yan, si Boss Lip Packs. Yan, si Boss Lip. Ipin nyo siya mga kalodi, bibigyan niya kayo ng mga gandang quality na isda, tsaka bibigyan niya pa kayo ng freebie. So tara, i-unbox natin yung isda galing kay Boss Lip. So yun mga kalodi, i-unbox natin yung isda galing kay Boss Lip. Yan, tignan natin. So yan mga kalodi, tignan natin yung mga quality na isda niya. So yun mga kalodi, balikan na natin yung unboxing na isda. So kinat ko na lang para mas mabilis. So ito yung mga isda na nabili ko. Yan mga kalodi. So yan, wow, tignan nyo, ito yung freebies niya, tatlong platinum white. Tignan nyo yan. Kita nyo yung platy white nya. Yan, platinum white. Female yatan mga kalodi. So, salamat boss Lips ng Toril. Ganun pa rin, pag umorder kayo ng isda tapos malayo yung biyahe, bali, ilagay nyo muna sila sa tubig, kasi usually yung isda pa galing sa biyahe, baka ma-stress sila pag diretso natin na ilagay sa lagayan nila. So yan, ilalagay natin yan. Ito yung first niya, platinum white. Next, ito naman, check natin. Wow, so ito yung female. Yan, candy koi. So yan mga kalodi, female yan, previous din niya to. Tignan natin, tignan nyo. Ito yung pangatlong tatanggalin natin. So yan, kita nyo yan. Ito yung candy koi pa rin, female. Kita nyo yan, candy koi female. Tapos dalawang black copper, yan, female. So ganun pa rin mga kalodi, ilalagay natin sila sa tubig dyan para di sila manibago at di ma-water shock yung ating mga isda. So para ma-adapt nila yan mga kalodi. So yan, ito yung pinuha natin sa box. So yan, ito naman yung black copper male. So yan mga kalodi, male to. So ito yun mga kalodi. So yan mga kalodi, bali unbox natin itong male copper. So yan, male copper. So next, ipapakita ko lahat to mga kalodi pagkatapos kung matanggal yung takip niya. Yan mga kalodi, yan yung pit lang. Ayan, yellow fancy. So next naman, ito rin another black copper na male. Black copper, yan. Black copper male. So, yan.
kalod. Easy Fem, HCCP. So yan, lahat yan. So HCCP female. So yan mga kalod. Tapos ito yung yellow fancy na female. Yan. Ayan. Ito yung yan, HCCP male. Yan mga kalodi. And for the last and final, yung fem ng HCCP. So, ito yung fem. Yan. Ayan natin. So, bali yan. Ito yung panghuli. Ito yung female HCCP. So, yan mga kalodi. Yan. So, balik tayo dun sa likod. So, yun mga kalodi. Iisa-isahin ulit natin. So, ito. Ito yung unbox natin. Sino natin. Ito yung yellow fancy. Yan. Ito yung female yellow fancy. So, yan. So, yan mga kalodi. Same process pa rin. Ilagay natin dito para di siya manibago. Next, ito yung female HCCP. So, yan. Female hat yan. Tapos, ito yung male. Yan yung male na HCCP. Yan. So, layuin lang natin yan. Next is male black copper. Yan, male yan mga kalodi yan. So, ilalagay ulit natin dito. Yellow fancy. Yan. Yan yung yellow fancy natin. Male pa rin yan. So, lagay pa rin dito. Yan. Layo nyo lang sila. So, yan. Yan din ang male na black copper. So, yan. So, yan lahat mga kalodi. Yan yung mga nabili ko. So, bali yan mga kalodi. So, ito na yung mga na-prepare nating tubig. Yan. So, stock water na din yan. So, bali dito natin sila ilalagay. Ubusan kasi ako ng ito, yung beta tank. So, pwede din naman ito. Kung saan nyo lang saan yung sila malagay na mas comfortable sila. So, yan mga kalodi. So, i-unbox natin sila isa-isa. So, yan. Tara. Bali yan mga kalodi, nandito na lahat yung mga betas. Papakita ko sa inyo isa-isa yung mga nabili kong betas. So yan, mula natin dito. Ito yung HCCP galing kay Boss Lips. So yan, yan kita niyo yan mga kalodi. Yan, yan yung HCCP galing kay Boss Lips. So papalaki lang natin to para magamit natin sa for breeding material. So ito, ito yung black copper. Ito yan, yan yung black copper. Yan, black copper yan. Another set of copper yan.
copper din mga kalodi. So yan ang black copper ko din. So ito yung yellow pansy. Yan. So kanyan. Hindi ko masyado makikita pero yellow pansy yan. Subukan natin tanggalin para mas makita ninyo. So, kasi naka hard talisay kasi ako. So yan. So yan mga kalodi. So yan. Ito yung yellow pansy. Yellow pansy yan. Tapos ito yung iba. Ito yung platinum white. Yan. Ito lang yan. Platinum white yan mga kalodi. Tignan natin. Yan. Platinum white. Ito yung sisipi ko dito. Yan. Sisipi yan. Tignan natin. Hindi lang masyadong maliwanag kasi nakatalisay kasi yung tubig. Next time, ipapakita ko sa inyo yung update. Yung wala nang talisay. So, yan mga kalodi. So, yan lahat yan. Platinum white. Ito yung candy koi. Female. So, yan. Tignan natin yan. Candy koi female yan. So, meron akong candy koi male dito. So, bibreed din natin sila. Tapos, tignan natin. Ito yung platinum white. So, yan. Kita nyo yan. Malaki na yung chan. So, i-breed din natin yan. Meron akong male dito. Tapos, ito yung yan. Yellow fancy female. Yan yung female niya. Yan. Tignan natin. Ang pangalan dito. So, ito. Another female of candy koi. Yan. So, female candy koi yan. So, yan mga kalodi. So, bali yan lahat ng nabili ko for a couple of months. So, bali mga 1 month lang, ibibreed na natin to sila. Madali lang itong palakiin dahil pinapakain ko sila ng 2BFX worm. So, yan. Kita niyan. Yan. Yan. Lahat yan ay i-breed natin for the next few days. Huwag muna natin, huwag nga muna natin pakainin. Actually, pag galing sa biyahe yung mga isda natin, huwag na muna natin pakainin para iwas damage sa kanila. So, bale, bukas na natin sila papakainin. Mga kalodi. Yan. So, yan. So, yun mga kalodi. Yun yung mga nabili kong betas kay Boss Lips. So, Boss Lips, ito dito sa screen. Yan. I-PM nyo lang siya para mabigyan din kayo ng quality beta from Boss Lips. So, ganun pa rin. Don't forget to like and share mga kalodi. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, baka namang pwede nyo i-subscribe para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Dito lang sa Binsoy Aqua World.